DorNab MVP at BBCC to Foton. Final lineup of Foton this PVL Invitational. This is Foton's Invitational Preview. Pero again, Vheadz, huwag kalimutan mag-subscribe, tick ng notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Another team to preview ulit tayo mga ka-Vheadz. This time, ang nagbabalik volleyball at newest PVL team na Foton Tornadoes. Official na kasing nireveal ng Tornadoes ang kanilang final lineup para sa 2023 PVL Invitational Conference. Ilang pamilyar at mga bagong pangalan ang magiging bahagi ng rebirth ng isa sa winningest PSL team noon. Maglalaro para sa team Foton ang ilang players na hindi kabilang sa lineup ng Cherry Tigo crossovers na sina Seth Rodriguez, May Luna, Franz Ronquillo, Bingel Landicho at Jaila Atienza. Pero mas paungunahan ang Foton team na ito ng tambalang DorNab o Shaya Adorador at Jasmine Abor. Ito ang kauna-unang pagsusuot ng Foton jersey ni Jasmine Abor, samantalang ito naman ang muling pagbabalik Foton ni Shaya Adorador kung saan since 2018 pa lang ay nasa Foton franchise na ito. Katulad ng PLDT, kumuha rin ng Foton ang guest player mula Army na si veteran spiker Nene Bautista. Magbabalik PVL naman sina Carly Hernandez at Bern Flora na taong 2021 pa with Bali Pure huling nakatapak sa PVL Tara Flex. Mula naman sa NCAA ay may player din ng Foton sa pamamagitan ng special guest license. Ito ay sina reigning NCAA MVP Mary Rose Dapol ng Perpetual at JRU Sydney Niegos. Debuting din sa PVL si Beach Volleyball Star at ang tinaguraang Baby Sisi Rondina na si Baby Love Barbon at UST setter Maggie Mangulabnan. In fairness sa Foton team, at least nakipagsabayan sila sa mabigat na recruitment ng mga players of conference na ito. Di naman natin masasabi na sobra silang lakas, pero di rin pwedeng sabihin na sobra silang hina. But if you compare this to their sister team Cherry, no doubt na mas malakas at mas may chance ang makapalag for the spot para sa semis ang crossovers. Sa tingin ko, malaking bagay rito ang magiging leadership at consistency ni Jasmine Awor. Siya ang magiging tagabalanse ng mga kabataan ng team na ito. Although for sure magiging eager na pumalo at pumunto sa mga bagets na players ng Foton, which is given especially para sa mga first-timers sa pro. Kung meron man siguro silang butas, palagay ko yun ay ang blocking. So far, walang consistent blocker ang team na ito na maaaring i-exploit ng ibang teams. Pero kung magawa nila ng paraan na depensa ng sahig, especially sa nakikita ko, walang magiging problema sa floor defense sa mga ito dahil karamihan sa spikers nila ay mga decent floor defenders din. So scouting report exposed their weakness in blocking, pero for Foton, take advantage of your good floor defenders. It's a matter of rotation na lang siguro sa side ng coaches. Still, di pwedeng maliitin, pero magkakaroon ni sila ng mabigat na laban kontra sa mga bigating koponan ng Pool B. Good luck, Tornadoes! So throughout, mga Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to update on the coming videos.